Issue Spotted. Aba, may pa-magic-magic effect tayo ha, dahil nag-appear na po, finally, ang ating pong katambalan dito po sa Issue Spotted. Kompleto po ang tambalang karton this week until further supply, and until supply last pala, sorry. Sorry po ha. Ay, nako. Bakit nagbabala ka? Hindi, ikaw, baka iniintay ko, baka magbakasyon ka ulit. Wala pang bala. Thank you so much mga kaservisyo at eto na naman po kami, ang inyong tambalang karton. Mga kasama niyo po sa isang oras po ng unboxing ng mga mainit na issue at balita. Siyempre, dito pa rin sa Issues Spotted, kakan-entering Tony Velasquez. Constant KC, Carmina Constantino Torres po, back in the booth with kakan-turing. Maraming salamat ha kay Katrina Domingo sa paghalili. Ilang araw ba siya nag... Lahat, the whole time? Yes. Kasi napakinggan ko, te-text dapat kita eh. Yung ano mo, yung LGBTQ, galing partner. Ganda. Ni-recycle ko na lang yan eh. Ay, ganun pa. Ah, kaya kulang pa, hindi pa nakukompleto yung LGBTQ, wala pa yung B eh. Oh, si Bantag. Si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Si Tevez pa dating. Tevez naiipit lang naman dun sa kanyang extradition sa Timor-Leste. So hindi natin alam talaga kung sino ba ang talagang nagsasabi ng totoong schedule, kung yung DOJ ba o kung yung abogado ni Tevez. Pero ang kumpirmado doon is may prosesong sinusunod. Yes, at gusto lang talaga niyang hindi nullified, di ba? Hindi lang natin kabisado yung process. Oh, kasi kinakabisa pa rin nila eh. Kaya pabago-bago tuloy, hindi natin malaman. Wala naman palang Korte Suprema, pero ang sabi ng DOJ, Korte Suprema daw yung tama. Yung huling pasya. Oo. Yung pala, hindi pa nabubuo yung Korte Suprema sa Timor-Leste dahil sila nga po ay, kumbaga, ay bagong-bagong bansa pa lang. Yung kanilang hudikatura, hindi pa tuluyang nababalangkas. Diba? Hanggang ano pa lang sila, Court of Appeals, na yun na ang pinakamataas na korte nila sa kasalukuyan. Oo. So magpapasalamat. Sa jurisprudence nila siguro sa mga after 20 years, magpapasalamat sila sa bansang Pilipinas. Dahil sasabihin nila, dahil dito. Kasong ito, nabuo natin ang ganitong klaseng proseso. Dumaan sa matinding pagsubok ang kanila pong sistema na hudikatura. 5 times mag-aapela. At hindi, ano ba yun? Hindi natin alam po kasi ngayon, grabe naman. Lang. Talagang kataka-taka. Anyway, so ngayong araw ito mga kaservisyo, tayo pa rin ay nakatutok sa drama. Ha? Ang drama po sa buhay po na dating Bamban Mayor Alice Go. Yung drama niya ay pwede raw sa TV, partner. Pero hindi TV na television, ha? Tuberculosis. Noong una, pinaghinalaan na meron siyang tama sa baga na maaaring TB daw. Pero lumabas natin yung medical exam. Ano nang sabi? Wala. Wala daw, wala. O, mantakin mo yun? Kung hindi nila rinitrek, edi isasama siya dun sa tatlo, di ba? Tatlong may TB. Sabi nga, dun siya ilalagay. Dun sa... Isasama. Ano bang mas maigi? Timor-Leste system o dito? Timor-Leste siguro. Uh-huh. Dahil dun mukhang nakapag-house arrest pa si nailipat, di ba? Sa house arrest, si dating Congressman Arnie Tevez. Ito, kung saan-saan gustong ilipat eh. Noong una, nasa PNP Custodial Facility sa Campo Crame. Ngayon, nailipat na sa Pasig City Jail, sa Women's Dormitory. Tapos gusto pang isama dun sa tatlong positibo sa TB. Dahil yun ang hinala na may TB si dating mayor. Buti na lang, hindi nga siya nasama dun. Sabi siguro niya, bakit ba kasi ko lumabas labas pa ng farm eh. Talaga naman. Ayan tuloy eh. Eh sabi nga niya nun, di ba, meron siyang banggit na sino ba yun? Si Alice Goba. Sabi niya, hindi naman daw siya lumalabas sa farm. Dahil baka may takot na mahawa daw yung mga baboy pag lumabas siya. Sinabi niya yun.
Yung testimonya na ang kung bakit ang dahilan ay hindi siya lumalabas dahil baka mahawi yung mga baboy. Ng ASF, siya yung ganun. Siya yung mag-uwi ng sakit na makakahawa doon sa baboy kaya hindi daw siya masyadong lumalabas sa farm burner. Yan ang paliwanag niya na naalala ko eh. O, tingnan mo. Meron ba siya ng farm? Siya ang nahawa. Buong bamban. Nahawa. Nahawa sa kung ano man yung mga sumingaw. Niya. Yung mga sumingaw po ng mga sikreto po nila ay grabe. Oh. So, nasa Pasig City Jail siya ngayon. Supposed to be, yes. Pero, meron palang halt order dapat doon sa kanyang sa transfer. Sa paglilipat. Mm-hmm. Eh, kaya lang, lumabas yung halt order. Tapos na. Yes. Oh. Naunahan sila ng paglilipat. Mm-hmm. So, kung nasa tingin niyo yung magulo po yung sistema ng hudikatura sa Timor-Leste, analisihan niyo muna kung gaano kagulo din po. Takbo po ng ating mga court processes. Meron pang isang kaguluhan, partner, ha, na gustong linawin. Dahil di ba nagsalita nga sa isang pagdinig ng Quadcom, yung mismong Vice President ng PAGCOR, si dating General Raul Villanueva. Sa kanya nang galing yung supposed to being narinig niya na meron daw dating PNP chief umano na tumulong sa pagpapatakas kay Alice Go. Anong sabi niya ngayon? Ah, nagsalita na ba siya? Kausap daw ngayon ng PNP CIDG. Oh. Ang sabi daw ni dating General Villanueva dito sa hepe ngayon ng PNP CIDG, ay chismis lang yun eh. Wala naman akong alam talaga na pruwebang merong ganun. So kumbaga, yung sariling testimonya niya ay kanya pong ibinasura. Binasura din niya. Kumbaga, sinabi lang niya na chismis. Eh, di siya ulit doon at sabihin niya ulit. Oo, kasi he's on record saying that. Kaya nga. Eh, ang lumalabas tuloy, dahil po sa kanya pong isiniwalat, eh, nagkandarapa ngayon yung mga PNP chief, na mga datihang PNP chief, na sabihin, wala silang kinalaman doon. Eh, sabi nga nung PNP, di ba? 24 ang mga kasalukuyang buhay na dating PNP chief. Sino-sino pa lang bang ang mga nagsalita? Si dating PNP Chief Oscar Albayalde, nagsalita. Senator Bato. Siyempre, si Senator Bato. Siya yung unang sinabi na, ay, baka sasabihin nyo na mayroong script pa, ituturo nyo ko. May mga ganon. Ah, diba? Galing, ah. Kaya ko na, no? Pwede. Nagpagupit ako, pero hindi ko po iniklian dahil ayoko naman po maging skinhead. No? Anuin mo. So, hindi, ganon. Gagamit tayo ng skull cap. Yara yung ganon, nakabanat. Ganon. Sino pa ang mga nagsalita na dating PNP Chief? Sino pa ba? Mga naalala natin. Parang wala pa, no? Halos wala pa nga masyadong nagbibigay ng kanilang panig para pabulaanan yung aligasyon ni PAGCOR Vice President Raul Villanueva na siya ngayon ang nagsasabing, ay hindi, chismis lang po yun. Parang hindi ko alam, ha? Ano? Paniniwalaan pa ba siya ulit? Eh, yun na nga. Diba? Anong sabi ni Attorney Topacio tungkol po doon sa mga kaso ni Tevez, si Boying daw, the Boying who cried wolf. Ang sabi ni Attorney Topacio, yun ang bansag niya kay DOJ Sec. Eh. The Boying who cried wolf. Ito naman, the PAGCOR Vice President, na baka ganun din po, no? Cried wolf. Pero sasabihin niya na, sinabi ko naman na wala naman akong pruweba doon, na chismis lang yun. Eh kahit na hindi ba? Hindi ako crying wolf, sabi niya. Pero kahit na ba? Ah, di ba? Ganon talaga, partner. Eh. Kuminsan, may mga naglalabasan testimonya sa Quad Committee. Kung sana nga po, bago sila magsalita, magbigay muna sila ng tamang tawag dito, background check. Bigyan nila ng patunay. Oo. Di ba? Oo. Hindi sila nagkwekwentuhan lang doon, ha? Ayun na nga. Hindi ba? Baka akala niya nagkwekwentuhan parang lang sila doon. Binitawan mo yung mga ganong mga pahayag. Ay, akala rin siyempre ng tao, ikaw ang nakakaalam, di ba? Ikaw ang nakakaalam dahil ikaw ay nanggaling sa hanay ng mga general at ikaw ay mayroong insider information, ika nga. Correct. At anong magiging motivation niya to say it kahit na ba chismis lang, di ba? Parang naalala mo si PAGCOR Chairman na Altenco din, sinabi niya, may pasasabugin ako na mayroong isang opisyal dati ng gabinete na lumapit sa akin para ilakad yung pogo. Kalauna, tapos, ano nangyari? In fairness, wala naman siyang hiningi sa aking pabor. Wala siyang hiningi pabor. Pero parang pasabog din niya yun, di ba? Na lumalabas, ang sinamahan ni Attorney Harry Roque pala, yung pinatutukuyan niya, ay yung si Cassie Leong. Para daw ilakad na baka daw pwedeng ayusin yung mga kautangan, di ba? Pero doon nagsimula na ang ipag-iimbestiga
kay Harry. Kaya nga, na ano, na ngayon kasi ay... Kasi diba, dinadawit siya doon. Pogo. Oo. Ay, wala naman daw siyang kinalaman. Siya ay ano lamang daw, ano nga ba? Parang, hindi siya legal counsel. Nung Pogo. Oo. Nung legal counsel siya, nung nagpaupa ng lupa. Oo. Parang ganun. Eh ngayon po, nagtatago na rin po si Harry Roque. Yung misis po ni Harry Roque, na si Myla Roque, ay pinapaharap na rin po sa Quad Committee. Binigyan na po siya ng show cause order nung nakaraang linggo. Eh bago po siya humarap, eh medyo may maanghang na salita po siya na binitawan laban po doon sa pinaka-overall chair po ng Quad Committee. Mm-mm. Si Surigao del Norte, del Sur Congressman Ace Barbers, na sinabi niya, you're an abusive. Abusive individual. Individual. Napang-abusong individual. So sinagot na nga siya ngayon ni Congressman Ace Barbers. Sabi niya, wala kaming pang-aabusong ginagawa dito. Dahil ang ginagawa naman namin, hinahanap namin yung katotohanan. Diba? Pero ito na. Yung anak nila. Yung anak nila, naghain ng motion for writ of amparo. Kumbaga, gusto nilang maglabas ng protection order ang Korte Suprema para wag nang pilitin yung mga magulang nila na paharapin doon sa Quad Committee. No? So, alamin natin siguro, mga susunod na araw, ano po magiging pasya ng Korte Suprema kung pagbibigyan nga ba itong motion for writ of amparo. Anyway, balik tayo partner ha sa mga lamansyan. Lamansyan po itong pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Matagal pong naimbak sa pantalan doon po sa Manila International Container Terminal yung pong ilang mga shipping containers, ilang daang shipping containers po yun ng bigas na supposed to be inangkat nga para makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas dito sa ating merkado. Nag-import supposed to be mas mababa na po ang taripa, mas magmumura ngayon ang bigas pag ito ang pinakalat nila ngayon sa mga merkado. Pero na-imbak partner, na ilang buwan. Ngayon nga yun ang tanong. Ang unang suspecha ay baka ito ay sadyang iniimbak para ipitin yung mga supply at tumaas lalo ang presyo. Eh ang sinasabi ngayon bumababa na daw ang presyo. Ewan ko kung paano nangyari yon. Kasi may ilan pa lang ata na container van na kinuha na pinull out. Kasi hindi ba partner o mamaya na nga? Sige. Ano ba sorry. Ba magko-commercial muna tayo. Sige. Okay. Alam mo daw ba kung ano to, partner? Dahil si Kat Domingo, nung ginanyan ni Supreme Commander, nagtaka siya. Sabi niya, ano ba yun? Satanic cult ba ito? Sinabi niya, I love you too. Rocker ba ito? Hindi pala alam ni partner Kat na ito ay lumang simbolo ng mga lumang broadcaster katulad ni Supreme Commander na ito ay patalastas. Ang tanong ni Kat, ano yung patalastas? Saka na natin ipapaliwanag yan. Diba si Kaer nga ang nagpaliwanag, partner, maniwala ka. Aba, maya, sasabihin mo kung paano naging? Correct. Kung paano. Ano po, ang pinagmalan po ng simbolo ng ito para siya maging patalastas po naman. Ganito ba yon? Kasi pag ganyan, di buo. Di pag ganyan, may break. So break muna tayo. So ibig sabihin po ba, na time out po ba ito? Alamin po natin ang kasagutan niyan sa pagbabalik po naman ng issue. Spotted! Tambalang masaya ka bonding. Carmina Tony sa Issue Spotted. Sa Issue ng Bayan. Issue Spotted. 5:47 upon ng hapon, mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy po tayo dito sa Issue Spotted. Kasama niyo pa rin, Kakan Entering, Tony Velasquez. Constant Casey, Carmina Constantino Torres po. Hello, hello. Ngayon na, alamin po natin ha, kung yung po ba mga shipping container na mga inangkat na bigas ay unti-unti na po bang nailalabas sa pantalan at ilan na nga ba ang naiiwan na lamang po doon dahil ang mahalaga po ay mailabas na araw po itong inangkat na bigas para maibaba rin ang presyo ng bigas sa mga lokal na merkado. No? So makakausap po natin ang mismo GM po ng Philippine Ports Authority. Nasa linya po ng telepono si Attorney Jay Santiago. Attorney Jay, maganda hapon po, Tony and Casey. Magandang hapon po, Ma'am Carmina, Sir Tony, at magandang hapon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Hi, hapon. Attorney Jay. Thank you po. Kamusta na po ang mga bilang po ng mga bigas na naiiwan po sa pantalan, Attorney? Walang magandang balita po, Sir Tony, simula po nung tayo'y nangalampag po nung Webes, ano? So from Friday po hanggang today ho, ay nasa mga 300 containers na po na pull out of 888. Okay. At umaasa po tayo na bago po matapos ang buwan na to, ay mas mababawasan pa po yan with the deadline na binigay natin na
yan pong mga overstaying containers dyan na cleared na po ng Bureau of Customs. Na kapag hindi pa po nila pinull out yan by end of September, starting October 1 po ay magre-report na po tayo sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs po. Attorney Jay, paki-explain po sa amin, bakit sila mag-i-imbak pagkatapos ay hindi naman kukunin? Ano ba dahilan daw nila? Ba't hindi nila kinuha agad? Okay. Well, wala pong nagbibigay ng kahit anong explanation po doon sa mga consignees. Ano? But understandably so, kasi sa amin pong pagtatanong-tanong, lumalabas po kasi na may mga ilan pong consignees po dyan. At dito po sa 888, Ma'am Carmina, Sir Tony, umiikot lamang po to sa 20 na consignees lamang po. Identified naman po yan. Ano? And then ang sinasabi nga po sa pagtatanong-tanong namin is either one of so many things na ang rason nila. Isang rason po dyan, maaaring hinihintay po nila na mas tumaas po ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. Legal ba yon? Pwede ba yon? Well, technically po, masasabi nating hoarding po yun, hindi ba? Yeah. Technically. So, hindi kasi, legal. Okay. Sa pagkakaintindi po natin, na kaya po pinapayagan po ng pamahalaan na mag-importa po ng bigas, yan po mga importers na yan, ay para makasupplement po doon sa supply ng bigas. Correct. At para ma-stabilize din po yung presyo at supply, hindi po ba? Correct. Now, correct. If they will distribute po yan sa market, depending on their kung kailan nila gusto, that is the trans-contrary po yata doon sa intention kung ba't pinapayagan po sila ng importa ng bigas. At saka, Attorney Jay, hindi ba lokohan na lang yung nangyari dyan? Kasi remember, it was so controversial kung bakit kinailangan ibaba, di ba? Ibaba yung tarifa. Tarifa, ang dami nang nagsabi na yun, bakit ganyan? Babaha ang imported, di ba? Oo, pagkatapos ngayon, hindi nila kukunin. Ano pero, tuloy mo, Attorney Jay, meron ka sasabihin ikalawang dahilan nila. Ang ikalawang dahilan po dyan is kapag yan po kasing mga ano po sa mga containers po natin, particularly po dyan sa bigas, halimbawa, ang first 5 days po dyan, pagdating po sa ating mga pantalan, libre po ang storage niyan. Okay. So yung pong unang limang araw, binibigay pong pagkakataon yan para mag-clear po yan sa Bureau of Customs, magbayad po ng sa BIR ng taxes, at saka ma-process po yung clearances. After 5 days. At an average po kasi, whether agricultural or non-agricultural, nasa 5.4 days lang po yan. Yung processing. Okay. Ng Bureau of Customs. At na-pull out po yan. Ano? Tapos? After the 5th day po, kapag hindi pa po yan na tinatanggal po ng, halimbawa, na after the 5th day po, at hindi pa po yan na nabayaran na, tapos na clear na po ng Bureau of Customs, kapag hindi pa po na-pull out yan ng consignee, ang nagiging bayad na po dyan ay 700 pesos a day per container. Anong tawag po dun sa fee na yon? Storage fee. Okay. Apo. So, 700 a day. After the 10th day po. Yes po. So, that's from the 6th to the 10th day. Okay. After the 10th day po, on the 11th day moving forward, ang singil na po dyan is 5,000 pesos. Kung laki ng talon, ha? From 700 to 5,000. Penalty na po kasi talaga yan, Sir Tony. Ang problema lang po kasi if you will compare po ano yung binabayaran po diyan po sa pantalan natin as compared to private warehouses, mas mura pa rin po tayo yung tihamak sa pantalan po, sa pantalan ano. That is the second issue. The third issue po is that if you bring it po doon sa mga pribadong warehouse. Ang plano mo po ay hindi mo po yan ibenta kaagad sa market kaagad. May vulnerability po yung iyong bigas. Nadagain, in the sense na pwede pong inspectionin yan ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture. At kapag nag-iimba ka po niyan at nakita na po natin sa balita na maraming beses na, na maaaring ka pong maakusahan o makasuhan ng hoarding. Sa loob po ng pantalan, hindi po ini-inspection yan at hindi po nako-consider na hoarding pa yan kung hindi mo pa po napu-pull out. So ganun ah. So technically, may lusot pala sila. Nagamit pa kayo. Oo, kayo pa ang parang alibi nila na hindi to hoarding dahil nasa pantalan pa eh. Oo. Tama po, Ma'am Carmina, Sir Tony, no? Yan po yung yan po ang masakit na katotohanan na yun po ang na dapat sana ay preferential rate na binibigay po natin para hindi po
masyadong mataas yung cost ng goods or ng logistics cost natin, ay nagamit pa po ng mga oportunista para ano po, no, para doon sa mga plano po nila at pagkugulan. So ngayon, malinaw po ano, Attorney Jay, na parang hindi tama yung impormasyon na nakuha ng Agriculture Department na port congestion ang dahilan kung bakit hindi lumalabas yung mga kargamento ng bigas. Well, tama po, no? Sir Tony, in fact, yan po yung primary reason kung bakit po binigyan linaw po natin yung lumabas pong balitang yun. Kaya ano? At sa pakikipag-ugnayan po sa Department of Agriculture, ay nabigyan linaw po natin ano, na hindi po port congestion ang sanhi kung bakit mataas ang presyo ng bigas. In fact po, ang amin pong siguro pag analysis namin dyan, na kaya nandyan pa po yan, yung ibang bigas dyan, is over the past few weeks po, matatanong nyo din po sa Department of Agriculture, generally speaking po, bumababa po yung presyo po ng bigas sa merkado eh. Really? As compared to previous months po. No? And then, we surmise na probably the reason is naghihintay lang po itong mga to na pagsipa po ng presyo. Yung palapit ng Pasko at tataas ang demand, eh doon po nila ilalabas yan. So nagagamit nga kayo. Hindi ba? Parang pwedeng ba tumagal pwedeng dyan na hindi pa tuturing na hoarding. Oo. Hindi ba pwede, Attorney Jay? Sabi nyo nga kanina, dalawang pulang naman yan nag-i-import, di ba? Dalawang nag-iikutan lang sa kanila. Nag-iikutan lang sa kanila. Eh hindi ba pwedeng number one, meron ba yung warning system, meron ba yung napapunta doon sa blacklist? 'Di ba? Kasi otherwise, mauulit at mauulit ito. At patuloy na magagamit yung sistema niyo po diyan sa Philippine Ports Authority. Actually, Ma'am Carmina, yan po ang pinupunto po natin sa ating pakikipag tulungan po sa Department of Agriculture. No? Dahil unang-una po, ang nagbibigay po ng mga permiso po dyan sa importasyon DA. At ang nakakakilala po dyan sa mga sila. Importers na yan, yes, na humihingi ng import clearance ay ang Department of Agriculture. Yes. As far as PPA po is concerned, Sir Tony, wala naman po kami talagang pakialam kung ano po yung laman ng kargamento. Ang trabaho lamang po namin ay magdiskarga at magkarga po ng kargamento. No? Pero dahil lamang nga po sa ang naging issue po ngayon ay meron pong kumalat na balita na ang port congestion daw po. At kasi po very ano po kami dyan, Ma'am Carmina, very ticklish po sa amin yung pag sinabi mong port congestion. Yes. Dahil tinitarato po namin gauge yan or barometer ng aming performance eh. Hindi po namin matatanggap na magkakaroon ng issue ng inefficiency sa port by saying na may port congestion. Yes. Kasi parang hindi po namin ginagawa ang trabaho namin. Kasi yun na lang ang trabaho ninyo eh. No? Tama. Kasi yun na yun ang trabaho ninyo. Na mapabilis yun yung labas at pasok ng kargamento is actually PPA. Tama. Correct. Tama so po. Anong sagot ng DA? Kaya pong ginawa po natin ngayon is that ang ginawa po natin, talagang hinalukat po natin ano, at tayo nagtanong po both sa Bureau of Customs at sa terminal operators na i-identify kung ano ba yung sinasabi pong mga containers na may bigas. And based on that, dun po natin na-discovery na around 888 containers na nga po ang cleared na at na-proseso na namin. Inihintay na lamang po na i-pull out. Anong sabi ng DA? From our terminal. Ano sabi ng DA sa inyo? Ano pong sabi ng DA sa inyo? Well, based po dun sa kanilang ano po, communication sa amin, nagpapasalamat naman daw po sila at kaya nga na-identify namin kaagad na meron nga po palang mga nakatenga pa dyan 888 na containers. And then moving forward, ang intention po between the DA and the PPA is that magkakaroon po ng mas maigting pong monitoring ano. Dahil as I understand it po, may mukhang as far as yung sa monitoring po kasi ng kargamento, pagka-clear po yata sa Bureau of Plant Industry ng phytosanitary assessment po ng mga kargamento, I don't think they are able to monitor anymore eh. Kung saan papunta? Yun ang susunod kong tanong sana, Attorney Jay, kasi siyempre ang pag-iimbaka naman ngayon, no, pag pull out dyan sa port ay yung mga private warehouse nga. Eh ang tanong naman ngayon, gaano katagal naman matetenga ngayon sa private warehouse? So sumpa nga ganun, ang magbabantay na naman is yung DA, tama, o DTI ba?
Well, yan po ang magandang nangyari. Specifically po, Sir Tony, today, no? Nagsimula na pong mag-reach out yung Department of Trade and Industry sa amin, pati po ang yung Department of Agriculture, at hinihingi na po sa amin yung mga detalye po niyan, ano? Ngayon, hinihingi yung mga detalye ng mga container, kung saan pa, kailan dumating, yun po. So, I guess maganda din po na tumabas nga itong issue to. At nang malaman naman po ng ibang mga concerned na ahensya that the information is there, available. Is it? Kailangan lamang po nilang hingin po sa amin. Opo, pero hindi naman kayo ang last touch eh. Ang nangyari kumbaga sa dito sa negosyong ito, ang last touch syempre, yung mga trader, di ba, yung consignee. Pag dinala na yan sa pribadong warehouse, hindi na natin malalaman kung ito ba ay iipitin nila muli at hindi nila ilabas sa merkado para hintayin nga yung pagsipa ng presyo. Kumbaga ano yan eh, ano bang tawag doon? Price manipulation? Parang gano'n, pero iba ata yung tawag nila doon eh. Kumbaga sa economics eh, talagang hinihintay mo yung law of supply and demand. Correct. Na sumipa yung demand para maglabas ka kung kailan mataas yung presyo. Pero hindi ho ba in a way may illegal ho ba sa gano'n, attorney? Sa ano po, no, in terms of price manipulation at saka kung gumagawa po kayo ng artificial shortages po, at saka artificial shortages so para magkaroon ng artificial increase in price, syempre po in sa isa o dalawa o tatlong batas o regulasyon, definitely may violation. May violation. Di ba ba? Kaya nga po, ang isa sa mga, of course, we respect the Department of Agriculture kung paano po ang proseso po nila sa pag-monitor po ng ano nung mga goods na pinapayagan po nilang mga makapasok po sa bansa. Sa amin po, sa aming nalalaman po in terms of logistics, dahil doon naman po kami involved, ano, sa as part of the logistics chain. Ang suggestion po namin sa kanila, considering na prime commodity po to at very critical itong commodity na to na bigas, siguro po baka mas maganda kung na magdagdag po sila sa mga responsibilidad o obligasyon ng mga importers na magkaroon po ng periodic reporting na ma-identify kung saan ba napupunta itong shipment na to. Correct. Up till the retail ano retail level po, ano, na hanggang maipakita nila they should report to the DA na ito ay na-deliver ko dito sa ganitong distributor, opo, na deliver ito dito sa ganitong rice reseller. Attorney, may fixed term ho ba kayo dyan sa PPA as GM? Wala naman. Wala po. Ano, wala, tayo, no? Po, Sir Tony, is co-terminus po tayo with the appointing. Di ho kaya after itong panayam sa inyo, ilipat kayo sa DA? Dahil mukhang mas maganda yung suggestion nyo sa paano ma-monitor itong galaw na itong importer. From the other side naman, di ba? Naayos muna dyan eh. Maganda yung panukala ni attorney, if I may say so. Di ho ba, attorney? Di po. Ha? Sir Tony, ano lang tayo dito sa atin po naman, kaya lang... Ayaw nyo malipat, ayaw, ha? Ayaw nyo, ha? Ba't ayaw nyo? Kaya lang po kasi lahat naman po tayo, pare-pareho naman po tayong bumibili ng bigas at kumakain ng kanin. Ay, si Casey, so, hindi po kumakain ng kanin yan. Kumakain ako. Sa bagay, kita naman po, Sir Tony, hindi po. Kita naman ang ebidensya. Ay, galing, ha? Kasi una, sasabihin ko nga dapat, parang huwag kang ganyan, partner, hindi maniniwala yung mga tao. Hindi, pero Attorney Jay, yung sinasabi nyo kanina, pag ganyan hindi nila sinunod, edi blacklist ka agad, di ba? Pero sa DA yon, sa side ng DA. Sa DA, lipat ka na dun. Attorney Jay. Actually, yun po ang sinasabi po namin, Sir Tony, Ma'am Carmina, na kaya po October 1, ang sabi po binigay natin, na deadline. We will disclose to the Department of Agriculture kung sino yung, kung sino-sino po itong mga to para they can do with them whatever is necessary under their own regulations. And at the same time po, kapag beyond 30 days na po yan, after clearance beyond 30 days, i-re-report na din po namin yan sa Bureau of Customs para magkaroon din ng option ng Bureau of Customs kung i-declara po nilang abandoned na yan so that they can dispose of it also. Tama, tama. Kasi kung hindi talaga, partner, attorney, lokohan yung nangyari eh. Parang naki-ride on na sila dun sa mababang tarifa. Na mamanipula yung sistema. Tapos mamanipulihin pa nila yung sistema. Anong tawag dun? Di ba manluloko? After ito pong nailabas po ng mga shipment, so may naiiwan po na how many? 500 po ba? 600?
containers. Na mga siguro po nasa mga 500 pa po. 500 pa. Okay. So they have until the end of this month, no, para ilabas po lahat 'yon. Opo. Okay. Magkano po siguro by October 1 or October 2 okay. Magre-report po tayo at magbibigay din po tayo ng detalye yes. kung ano po ba naging status niyan, and we're optimistic naman po na opo. Ngayon at na medyo nasiwalat na po 'yan, siguro they will be more cautious at saka opo. They will pay more fairly po siguro. So ilan pong consignee po ang naglabas na ng kanilang shipment? May bilang ho ba kayo, attorney? Yung actual consignees po, wala po, no? Wala pa. We just counted based on TEUs po per container. Okay. Pero like I said po, identified naman po yan, nasa 20 consignees lang yes. po yan, ano? Yung involved dito sa 88. And we've okay. already provided po the list to the Department of Agriculture, and I think yeah. yung pong DA, they are also doing their own investigation at saka okay. they will ask na daw po itong mga consignees to explain. So question po, Attorney Jay. So meron pong lumabas, no? May mga naiwan. Meron pa hubang darating na shipment ng bigas na ini-expect po nyo? In fact, Sir Tony, meron na po ngayon, ano? Meron nang dumating sa loob dyan at pinoprocess na po yan. On a daily basis po, regular pong may dumadating dyan. Teka okay. lang, and, siya nababawasan pero nadadagdagan ulit. Ganon. Correct, tama po. Okay lang naman po yun okay. sa amin, ano? Okay lang naman dapat yun. Wag lang but, po na... Wag matenga. Na tipong nakatenga ng matagal. Kasi hindi po ba, kung ikaw ay normal na negosyante, hindi mo ba gusto mo paglabas ng ship, mapalabas mo yung shipment mo kaagad at ang magamit mo, para, mag-distribute mo kaagad. Para mabawi mo na yung capital mo, di ba? Dapat lang. Oo. Pero, gusto kasing po. Kumita ng mas malaki, tumubo ng mas malaki, partner. Nakagalit ha, Attorney Jay, ha? Pero itong paparating, yung sinabi mong as a matter of fact, meron na, di ba? May dumating na. Oo. Kasi, ilan pa ho dumating? Hindi, ano yan, same importers, kasama dun sa dalawang kasama po. Kasama sa dalawang po. Sila din yun. Well, malalaman po natin yan kasi ganito po yan, Ma'am Carmina. No? Kami po sa PPA, kami po ang nag-handle ng pagbaba po ng kargamento, yung mga importation at nagkakarga po ulit. Pag-export po yan. Ano? Yes. Hindi po namin pinapakaalaman yung consignee, hindi po namin pinapakaalaman kung custom ano yun naman. We operate based on the identity po nung container. Container. Mm. Nalalaman na lamang po namin yan later on kapag na-process na po ng Bureau of Customs, and then we will trace it so that we know na ito pong clear na container na to with this identification. Kung kanino pupunta. Yan po talaga yung may-ari ng container. Yes. So we will only know po kapag yan ay cleared na po ng Bureau of Customs. Then, saka po namin nalalaman yung identities kung kanino po yan. Okay. Ilang shipping container po ang dumating na bigas, Attorney, today? Well, today po, hindi po natin alam ano kung ilan yung reporting po dyan ng Bureau of Customs. Mm-hmm. Pero napakalaki po kasi niyan, Sir Tony, in terms of volume, pinag-uusapan po natin is only 888 containers. Pero, we're doing about 4 million po a year. Overall, iba-iba po. So, of course. Po yan, halo-halo po yan. Okay. Sige. So, attorney, basta ang maigi dito ay sinimulan ng ilabas, no, yung ilang pong mga container ng bigas at inaasahan natin na ilang araw na lang ba lalabi sa Setyembre? Pitong araw na lang? Ha? Yeah. So sa loob ng isang linggo, dapat ho, ha, mailabas na yung nalalabi pa na 500 shipping containers. Correct. Dapat po mailabas na po okay. yung na-identify na natin. But we expect naman po yung, syempre, yung makiklear today, madadagdag po yan. Sa amin po, we just want to make sure na yung pong namomonitor namin na yes. pag-stay po dyan, hindi naman po nandyan na unreasonably long period. Ba? Siguro, okay naman nun ng mga 10 araw, wag na po aabot ng mga buwan. 10 buwan. Wag naman buwan. Mm. Parang Tetris lang, ano? Correct. Babagsak yung ano, magkakatapos ha. Makiklear yung ilalim. Oh, babagsak na naman. Mm. Attorney Jay, thank you so much po ha, sa oras na binigay nyo sa amin. Maraming salamat po, Sir Tony, Ma'am Carmina. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo. See you at the DA. Ayaw talaga. The DA talaga. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Yun po ha, si Attorney Jay Santiago, GM po ng PPA na ayaw pong lumipat o magpalipat sa Department of Agriculture. Sabi ko, ah, di ba? Parang ganda ng mga suggestion ni Attorney Jay para mas luminaw yung sistema. Oo. Para matetrace mo talaga saan ba mapupunta itong mga kargamentong ito after na lumabas ng container terminal, di ba? Ano ka dapat naka-ano yan? Barcode? Or lagyan nila AirTag? Oo. Tsaka diba? Ganyan, AirTag. Para makita. Parang cellphone lang. Parang gano'n. Not bad, ha? Mga GPS tracking. Magandang idea actually. Diba? May GPS tracking dapat yung mga... Correct. Eh...
Sensya ayaw na. Nila kasi syempre may mauhuli. Correct. Hindi pwede. 6:08 na po ng gabi mga ka-servisyo. Kami po ay hang time muna kami ha, ni Partner Casey. Magbibigay daan po muna kami sa ilang po mga mahalagang mensahe. At sa aming pagpapabalik ay makikibalita po tayo sa ating mga ka-servisyo reporters. Diyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa rin po kayo ni Partner Casey. Dito pa rin sa Issue. Spot it! Tambalang masaya ka bonding. Carmina Tony sa Issue Spotted. Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue Spotted. 6:11 na po ng gabi mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa Issues Spotted. Makikibalita po muna tayo sa ating mga kaserbisyo reporter. LTFRB, iginiit na walang naging epekto. Wala ba talaga? Ang unang araw ng tigil pasada ng piston at manibela, DOTR may paalala naman sa mga kinokontrata para sa libreng sakay. Kumukuha sila ng mga magbibigay ng libre sakay. Nagbabalita, nagsaservisyo sa Malacanang si Christian Yazores. Christian. Tony, Casey, epekto lamang ng Monday rush hour at hindi ng transport strike. Ito yung naging sagot ng LTFRB. Kasunod ng mga larawang lumabas sa social media na maraming pasahero ang nahirapang sumakay papasok kaninang umaga. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis na wala ni isang commuter ang na-stranded o nahirap na tagalang sumakay kaninang umaga dahil nga sa tigil pasada. Anya, normal na sitwasyon lamang tuwing Lunes yung bumungal sa mga commuter at posibleng naipit lang sa madugat na traffic yung mga jeep kaya hindi agad nakasakay ang mga commuter. Yung mga sinasabing stranded ho, these are the regular traffic on a Monday. Marami po yung pasahero, kokonti ko talaga yung mga jeepneys pa sa daan dahil nata-traffic ko. These are regular traffic scenes, hindi ho to stranded na mga pasahero. Tiniyak naman ni Transportation Undersecretary Andy Ortega na magagamit ang lahat ng ide-deploy na libreng sakay vehicles. Ito'y dahil naman sa mga reklamo na may ilang libreng sakay vehicles umano ang dinadaanan lang at hindi pinasasakay yung mga commuter. Samantala, Tony Casey, sa pag-ikot ng Telerad servisyo sa ilang kalsada sa Maynila ngayong rush hour, nakita ko na may mga jeep pa rin na biyahe kahit transport strike. Diyan sa may bandang Kartilya ng Katipunan ngayon tapat ng Manila City Hall, karamihan sa mga pumapasadang jeep na biyaheng Divisoria, Quiapo at Monumento ay consolidated kaya hindi nahihirapang sumakay yung mga commuter. Pero pagdating ng Recto at Ligarda, pati na sa may Espanya Boulevard hanggang sa may kahabaan ng Quezon Avenue, mangilan-ilang jeep lang yung nakita kong pumapasada kaya may pila yung mga pasahero na nag-aabang masasakyan sa gilid ng kalsada. Meron ng iba pang napasilong pa doon sa ilalim ng footbridge sa may Welcome Rotonda nang biglang bumuhos yung ulan kanina. Wala pong nakitang mga buwabiyahing mga libreng sakay pero sa may bandang Manila City Hall ay may nakaparada kanina na isang malaking libreng sakay truck. Kaservisyo mo sa Maynila, Christian Yosores para sa Teleradio Serviso at Radio 630. Maraming salamat, Christian! Panukalang batas para sa VAT refund sa non-resident tourists lusot na sa Senado. Nagbabalita, nagsaservisyo mula Senado Robert Mano. Robert! Lusot na sa ikatlo tuloy pagbasa ng Senado ang panukalang batas na layong bigyan ng VAT refund ang mga dayuhan turista sa bansa. At sa botong 20 ng Senador ang pabor, isa ang tutol at walang abstention, aprobado na ang Senado ang Senate Bill 2415 ang kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Win Gatchalian. Layo nitong i-complement ang layunin ng administrasyon na pasiglahin ang turismo sa Pilipinas. Layo nito makahikayat sa mas maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas, tumasto sa ating bansa at bumili ng ating mga produkto. Sa tulungan nito ay inaasahang makakapag-generate ito ng mula 3.3 billion pesos hanggang 5.7 billion pesos na revenue kada taon para sa Pilipinas mula 2024 hanggang 2028. Nakikita rin makakagawa ito ng hanggang 7,000 trabaho kada taon hanggang 2028. Tutol si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panukalang VAT refund. Para kay Pimentel, magre-resulta lang sa tax leakages ang panukalang ito at sa visa nito ay pinamimigay natin sa mga dayuhan ang nasa 4 billion pesos na mga buwis na binayaran ng mga Pilipino. Para anya maging epektibo ang panukalang ito, kailangan magkaroon ng matatag na mekanismo ang bansa para malaman ang paggasta ng mga dayuhan turista at VAT na binabayaran nila. Tiniyak naman ni Gatchalian na anuman ang revenue loss mula sa pagpapatupad ng ipinanukalang batas na ito ay mapupunan rin ng inaasahang pagtaas ng paggasta ng mga dayuhan turista. Kaservisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Teleradio Servisyo
at Radyo 630. Maraming salamat, Kuyang Robert Mano. Maraming salamat sa ating mga kaservisyo reporter. Kaservisyo Balita. Balik po tayo sa ating mga makakapanayam. Eh, kanina nga po, no, supposed to be merong pagpupulong. Yung hepe po ng PNPCIDG kay PAGCOR Vice President Raul Villanueva para po linawin ano, yung kanyang pong unang isiniwalat sa pagdinig ng Quadcom na meron umanong isang dating PNP chief ha, na pinapasweldo pa umano ni dating Banban Mayor Alice Guo at di umano'y tumulong sa kanyang pagtakas sa Pilipinas. Alamin natin kung natuloy na nga po ba yung pagpupulong na yon at ano po ba ang paglilinaw na nangyari sa pagpupulong na yon. Nasa linya po ng ating telepono ngayon, tagapagsalita po ng Philippine National Police, si Police Colonel Gene Fajardo. Colonel Gene, gandang gabi po, Tony and Casey. Magandang gabi, Sir Tony, Ma'am Casey. Magandang gabi po. Opo. Natuloy ba, Colonel, yung pakikipagkita ni General Francisco at saka ni ex-General Villanueva? Uy, pagpauman ninyo, Sir Tony, at hindi ko pa po nakukuha yung update regarding that. At meron po tayo mga inisikaso hanggang kanina po. But kaya niyo po ako ng mga ilang minuto, sir. At alamin ko po muna, sir, kung natuloy po ba yan at kung anong naging resulta po. Opo. Actually, meron po ata kaming natanggap na unang balita. Galing po sa aming mga reporter na mismo sa kabilang himpilan sa ABS-CBN na mismong si ex-General Raul Villanueva ay nagsabi po ano kay General Francisco na wala naman daw siyang pinangahawakan dahil chismis lang daw po yung po kanyang sinabi sa Quadcom na mayroong ex-PNP chief na tumulong kay dating Mayor Guo. So yun po, ako na tuloy nagbalita kay Colonel. Patensya na, Sir Tony, at medyo naging abala po tayo noong hapon pagkatapos po ng mga pangyayari kanina kumbaga. At sige po. Baka picture lang po tayo, baka siguro po ay ako po mismo ang tatawag po kay General Francisco to get the update po. At balikan ko po kayo, is that today po, bukas po ay kahit po mamaya, kapagpintuhan po tayo ulit. Opo, kahit po mamaya, may mga programa pa naman ho na susunod sa amin sa gabi, no, dito po sa Teleradio. Sige po, sir, sige po. Speaking of, teka, hindi pa kami tapos ha, baka mamaya umalis ka. Hey, Colonel. And speaking of, yung mga pangyayari kanina umaga, anong nangyari, Colonel Gene? Sa paglilipat kay Alice Guo. Naging maayos naman po, Ma'am Casey. Yung pag-aayos po, I was there personally to cover po yung paglilipat po sa kanya. Mga around 9:33 po ay we officially turn over po si Alice Guo po sa DGMP, particularly po sa Pasig City Jail. But nung tanghali po, Ma'am Casey, ay we received ay on order na galing po ng 167 na nakalagay po doon ay supposedly ay holding abeyance po sana yung pag-transfer niya papunta po ng Pasig City Jail dahil nga po nag-file po ng very urgent motion po yung kanyang lawyer over the weekend requesting that she be retained po sa PNP custodial facility. But since na-transfer na po, itong hapon po, bago matapos po yung office hours po, ay naglabas po uli ng panibagong order po yung RTC Branch 167 at nakalagay po doon na since na-transfer na po at na-commit na po si Alice Guo sa Pasig City Jail, ay yung kanila pong very urgent motion to remain at the PNP custodial facility is considered moot already. At yung supposed thing hearing para po i-resolve yung kanila pong motion na supposed to be scheduled po sa September 27 ay canceled na po. Yan po yung pinaka-latest order po ng Branch 167. Oh, so wala nang return to sender. Diyan na talaga siya malalagi. Yes, ma'am. Doon na po siya, ma'am, maglalagi po sa and in fact, Papa, maliban po dito sa order po na ito, ay naglabas na rin po ng isa pa pong order ang Pasig 167 directing po yung Pasig City Jail para dalhin naman po si Alice Guo bukas sa naka-schedule po na hearing ng Committee on Women and Children. Diyan po naman sa Senado po bukas po yan. Hahatid po siya doon at ang maghahatid na po sa kanya doon ay ito pong Pasig City Jail po. So ganyan na. Yan na yun. That's how it's going to be hanggat meron siyang mga hearing. Mga pending na hearing. Mula Pasig, ano na, City Jail. Yes po, ma'am. Yes po. So BJMP na ang kailangan magtiyak nung kanyang kaligtasan
habang siya ay inahatid at binabalik sa kanyang piitan. Kapag ganun ba, BJ MP, hindi na dadagdag ang magbibigay ng reinforcement ang PNP sa security? Wala na po? Kung hihilingin po, Sir Tony, ng BJNC, kailangan po nila yung ating pwersa, ay ready din naman po yan na ipoprovide po natin. In opo, this case po, most likely po, ipoprovide po ng additional personnel, particularly yung mga security at probably yung hagat po ay manggagaling na po yan, sir, sa NCRTO po. Pero paano ang seguridad niya sa loob? BJMP yan eh. Wala na, hands off ng po, PNP. Yes po ma'am, hands off na po kasi ang management po ng BJMP ay nasa poder na po ng BJMP. At as I understand po, Ma'am Casey, ay ito pong female dormitory po dyan sa Pasig City dyan ay may tatlo pong selda dyan. At sa ngayon po ay halos sa mga 45 na po ata per selda po yung nakalugar po dyan. Talagang siksikan po sila dyan. But with respect naman po doon sa kanilang security, ay sabi naman po ng BJMP ay they could provide the necessary security not only for Alice Guo, but lahat po ng mga nakakulong po doon sa kanila. So, ang ibig sabihin po ba nito, Colonel, no? Balik lang ako doon sa ibinalita ko sa inyo na si General General Francisco at si ex-General Villanueva po ay nagkita na at nagkausap na. Ibig sabihin mo ba, parang hindi na matutuloy yung unang binalak na dapat ay maimbestigahan lahat ng 24 na ex-PNP chief kung meron pong katotohanan na isa sa kanila ay tumulong sa pagtakas ni Alice Guo. Hindi na ho matutuloy yon, Colonel. Well, iniintay ko po pa rin sa iyong official statement na manggagaling po kaya General Villanueva. Yeah. Hindi po nga po rin po nakakausap pa si General Major General Leo Francisco para hindi po tayo magkamali ng sagot. Dahil yung ating premise, kanina lang po ay pinag-usapan po namin yan ni General Marville na, na hindi naman talaga po pwede natin basta na lang ipagwalang bahala po yung sinabi po niya. But yes, yes. Nare-report niyo po na siya po mismo ang nagsabi na wala namang kasihan. I think this is incumbent upon him na to make also a clear statement on the matter. Dahil matatandaan mo, Sir Tony, yung ating po mga 24 na buhay pa po na former PNP chiefs has issued a, formal statement demanding public apology for me. Kasi sabi nga natin, unfair din naman sa kanilang lahat na yung pala ay chief na, ma'am, sinabi mo while you were under oath. So unfair naman, I think it is right but proper for him to rectify kung nagkamali po siya doon sa statement. I agree. sa ngayon po ba, can you update us, Colonel, kung tumutulong pa rin ho ba ang PNP sa paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque? Kayo ho ba ang kabilang doon sa tracker team na naghahanap sa kanya? Meron pong kinreate, sir, ang CADG na tracker team para po tumulong po sa Sergeant at Arms po ng Kongreso para hanapin po at matukoy yung kinakohoonan po niya Attorney Harry Roque. At bagamat ang Sergeant at Arms po ang talagang naatakan na mag-implement po niyan on the part of the PNP, ay tumutulong din po tayo mag-provide po ng intelligence at kung meron po tayong may submit talaga na positive identification at location po ng kanyang kinakohoonan ay magko-coordinate po tayo sa Sergeant at Arms po purposes po ng pag-implement po nitong arrest order laban po sa kanya. Wala pa kayong ano? At po, sa usap ko po sir ang CADG ay doon sa mga na-receive po nilang mga information na a few days before ay nag-negative naman po. Ah, nag-negative. Oo. Eh, saan-saan ho ba naghahanap yung mga tracker team? Sa bukod pa ho doon sa alam na address ni Attorney Roque, doon sa kanyang, di ba may mga lupain ata siya sa may bataan nga ba? Oo. Baka nandun sa Baguio din. May Baguio din. Pinupuntahan nila, sir, yung mga known na addresses and offices po at yung mga lugar na mga nauna na pong binibisita before. Okay. Kasi po yan sa mga intelligence and information po na nare-receive po natin. Subalit so far ay negative po doon sa mga lugar na pinantahan po natin. At I understand may mga iba pa pong mga binavalidate po na information at PNP. But as of now naman po, sir, Tony, ay wala pa negative naman po tayong nare-receive na any indication na nakalabas na po siya ng bansa. Okay. Si Ginoong Kibuloy, kamusta?
Okay naman po siya, ma'am. Kausap po kanina yung chief po ng custodial facility over the weekend ay binisita po siya. Ang madalas pong bumibisita po sa kanya, halos araw-araw po, ay yung kanyang abogado po, mga abogado, yung kanyang mga spiritual advisor, at saka yung kanyang personal physician. But as a report naman po sa atin kanilang umaga, ay okay naman po yung palusugan. Wala pa hong, ano? Wala naman mga anghel na dumadalaw, Colonel? Maliban sa mga abogado, sir, yung lang pong dalawang nabanggit po, doctor, so, kala ko yung tatay bumisita. Uy, grabe, pag bubuka ang langit noon pag bumisita yung tatay, yung ama. Ha? Colonel, sige po, kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo pa kuwi ng oras. Kung sakaling magkausap nga kayo ni General Francisco, makiki-update po kami sa iba pang mga programa, Colonel. Ha? Opo, sir. Tatawag po ako ngayon, sir, sa CABG. Opo. Nautusan mo pa si Colonel. Hindi, ha? Hindi, nakiusap lang. Grabe okay, ka naman. Okay, nautusan. Colonel, thank you so thank much. You. Salamat po. Salamat po, sir, ma'am. Yan pa. Thank you. Ayan po, ah, tagapagsalita. Chief. Nautusan. General Kakan. Ay, diyo, diyo. ano tayo, mamaya po siguro dahil may mga programa pa naman tayo sa gabi sa Teleradio Servicio. At yung Johnson, ikwento mo! Baka mamaya makakausap naman ni Kuyang Johnson. Yung follow-up dito po sa story nga ng pagkikita ng CIDG Chief kaya Pagco Vice President Raul Villanueva. Ba't ka natatawa, partner? Eh kasi alam nga naman sa love ko, dek. O kaya susulat mo, ng liham malay siya, naman, no? Breaking story, sasabihin niya, Dear Coach Vanessa. O kaya sulat ng liham kay Chang Ami. Nalungkot po ako sa aking pong pagtatago. grabe, oh. Bago tayo magpaalam, may babati muna tayo, partner! Happy birthday, Sarah Ellen Baldoza! Paula Chaneco Pascual! John Lee Cubacu, belated happy birthday kay Chiel Mario! Happy birthday, Marikit! At kay Danny Buenafe, happy birthday, din! Dan. Tsaka nanonood, ha, si Kabalen, Sosimo Gasmin, tsaka kanyang misis, magmula po sa Mabalacat, Pampanga. Happy viewing, Kabalen! Hello Thank po. You so much, at kami po isinubaybayan nyo ngayong umagang ito. Ay, umaga tuloy, oh. What ano time ba, is partner? It? Sorry. Imaling time Gusto zone. Gusto mo bumalik sa umaga? Yeah. Hindi, huwag naman. Thank you so much at kami po isinamahan niyo po. Bukas po ha. Kita-kita po tayo dito pa rin sa Issue Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez. Hans at Casey Carmina Constantino Torres po hanggang bukas. Susunod na po ang TV Patrol! Issue Spotted! Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.